Malayo pang Noche Buena pero tumataas na ang presyo ng ilan sa mga paboritong handa gaya ng hamon at lechon. Posibleng tumaas pa raw ito sa mga susunod na araw dahil pahirapan ang pagkuha sa supply ng baboy. May unang balita si Bernadette Reyes. Mahigit dalawang linggo bago magsalo-salo ang pamilya para sa Noche Buena, naghahanda na mag-asawang Rowen at Leopold. Didiskarte raw sila para masulit ang bibilihing karning baboy. Bibili pa rin kami na isang buo tapos hinahati namin siya pang Noche Buena tsaka medyo noche. Pang rekado mo siya sa ibang mga putahe gaya ng limbawa, chapsuy. Karaniwang bida sa hapag tuwing bisperas ng Pasko ang hamon. Yun nga lang nagmahal ito mula 150 hanggang 200 pesos kada kilo depende sa klase. Bukod sa mahal ang baboy at ibang sangkap tulad ng asukal, mahirap din makakuha ng supply ng baboy mula sa malalayong probinsya. Sobrang mahal na ng baboy kasi laki ng tinaas sa ASF pa. So nagkaroon talaga siya ng shortage. Wala rin mo po kami magawa kasi nagtaas talaga yung presyo niya. Hirap din makakuha ng supply ng baboy ang mga naglilechon. Sa kilalang lechon capital sa Laloma, Quezon City, mula pa raw sa malalayong probinsya ang supply ng baboy. Malayo na, mataas pa ang presyo. Kaya naman 500 hanggang 1,000 pesos na ang taas presyo sa kada lechon. Hindi naman kami kumukuha talaga rin sa tawid dagat eh. Pero noong taon na to, yung dumagete nakarating dito sa Manila dahil sa shortage ng native pigs dito sa Luzon. Sa Quezon province, sa Kabarondo ko eh, halos wala. Ang pamilya ni Patrick mag-aambaga na lang daw para may pambili ng lechon. Depende po ma'am, kung kaya po ng mga kapatid, hati-hati. Pero pag hindi po, solo lang. Maging ang per kilo na lechon, tumaas na sa 1,200 pesos mula sa dating 1,000 pesos kada kilo. At ang dagdag na bad news, tataas pa ho yan pagdating ng mga December 15. Ayon sa Bureau of Animal Industry, gumagawa na sila ng paraan para matugunan ang demand sa pork supply. More than 2 billion ang pond po natin for our repopulation. Kailangan po natin ito para nang sa ganun po maibalik natin yung population natin prior to ASF. Nawalan po kasi tayo ng mahigit 3 milyong baboy. Ang mamimiling si Cel, okay lang daw kahit wala munang hamon o lechon sa Noche Buena. Ang mahalagaan niya, sama-sama. Then gift-giving, importante pa rin yan. Kahit isang putahe lang okay na yan, then magdadasal lang. Sa kabila ng pandemya, walang makapipigil sa Pasko ng mga Pinoy. Gaano man kagarbo o kasimple ang handaan sa Noche Buena, ang pinakamahalaga, sama-sama itong sasalubungin ng may pagmamahal sa isa't isa. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.